Bismillahirrahmanirrahim. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang. Purihin po natin siya. Hihingi ng tulong, kapatawaran. At tayo'y magpapakupkup sa kanya mula sa sama na dulot ng ating mga sarili at mula sa sama ng ating mga ginagawa. Sino man ang taong bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, sa kanya ay walang makapaglinlang. At sino man ang kanyang ilinlang, sa kanya ay wala rin makapagbigay ng patnubay o gabay. Ako po ay tumayong saksi na walang dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo na ipinadala sa sangkatauhan. Ako po ay nagpapaabot sa inyo ng isang maligayang pagbati. Ang pagbating ito ay ginagamit ng kapwa Muslim. Ito ay pagsabi ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katunayan, kami sa mga pahinang ito o di kaya sa mga talakayan na ito ay nais naming hikayatin ang bawat Muslim sa paparating na buwan na ito'y matatawag natin na isang dakilang buwan. Ito'y buwan ng Ramadan o di kaya buwan ng Pag-aayuno. Tatalakayin natin dito ang patungkol sa ilang mga tuntunin nito na siyang kailangan sa buwan na ito bilang hangad mula sa amin na maging wasto ang pag-aayuno ng bawat isa sa atin. At kalakip na rin dito ang paglilinaw sa mga ilang kaalaman patungkol sa buwan na ito, at kasama na rin ang pagbanggit sa mga ibang bagay na maaaring makukunan natin ng kaalaman o di kaya pakinabang patungkol sa buwan na ito. Una po nating talakayan ay ang kahulugan ng pag-aayuno. Ito ay nanggagaling sa wikang Arabic o di kaya sa katakang Arabic na sama yasumo. So doon na ang tinatawag na saum o di kaya siyam. Ang kahulugan nito sa lingwahe ng Arabic ay ang pagpipigil o di kaya ang pumigil. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala surat Maryam, ang kwento patungkol kay Maryam alayhis salam nang isilang si Isa alayhis salam, sinabi niya, "Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya." Ako sabi niya ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabagin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ako ay hindi makipag-usap sa sino mang tao. Ako ay nagtalaga ng pag-aayuno, ibig sabihin ako ay nagtalaga ng pagpipigil. Yun ang kahulugan ng tinatawag na saum o di kaya pag-aayuno sa wikang Arabic. Ang kahulugan naman ito sa batas ng Islam ay isang uri ba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan sa pamamagitan ng pagpipigil ng pagkain o di kaya ng pag-inom o di kaya sariling pagnanasa ng ating sarili o di kaya sa mga bagay na nakakasira nito. Simula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Yan ang kahulugan ng tinatawag na pag-aayuno o di kaya saum sa batas ng Islam. Ngayon, ang tuntunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ano ang tuntunin nito? Ano ang hatol nito sa batas ng Islam? Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isang haligi. Isa ito siyang haligi mula sa mga haligi ng Islam na kung saan dito itinayo ang Islam. Ang Islam ay nagkakaroon ng limang haligi. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isa dito. Ang katibayan nito, o di kaya ang katibayan sa pagiging obligado mula sa banal na Quran at sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tulad ng ating babanggitin. Naitala ang pagiging obligado sa pag-aayuno ng Ramadan sa banal na Quran at sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ang kahulugan nito, o kayong mga sumasampalataya,
itinalaga, isinulat, ginawang obligado para sa inyo ang tinatawag na pag-aayuno. Tulad ng pagtalaga, tulad ng pagsulat, tulad ng pagiging obligado sa mga taong sinauna sa inyo. Upang sa gayon, kayo ay magkakaroon ng tinatawag na takwa. Ang ibig sabihin ay ang matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang katibayan sa banal na Quran. Pangalawang katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ito ang pangalawang katibayan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ang kahulugan ng binasa nating talata sa Quran, sa buwan ng Ramadan na sa loob nito, sa buwan ng Ramadan na sa loob nito ay ipinahayag ang Quran, ang banal na Quran. Patnubay sa mga tao at mga malinaw na katibayan mula sa pamamatnubay at hatol sa pagitan ng tama at mali. Pagkaraan sinabi niya, kaya sino man sa inyo ang makasaksi ng unang buwan ay nararapat sa kanya na mag-aayuno. Yun ang pagiging obligado nitong pag-aayuno, ang pangalawang katibayan. Sinabi niya, kaya sino man sa inyo ang makasaksi ng unang buwan ng Ramadan, nararapat sa kanya o di kaya obligado sa kanya na mag-aayuno. Yun ang pangalawang katibayan. Sa sunna naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ayon sa hadith ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa sawmi Ramadan. Kanyang sinabi na itinatag ang relihiyong Islam sa limang haligi. Ano ito? Unang-una, ang pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ay kanyang sugo. Pangalawa, ang pagsasala o di kaya pag-alay ng sala sa loob ng isang araw ng limang beses. Pangatlo, ang pagbibigay ng saka, yaunay ang kawang gawa. Pang-apat, ang tinatawag na al-hajj, ang pagpunta sa banal na lugar sa Makka upang isagawa ang ritual ng tinatawag na hajj o di kaya ang tinatawag na pilgrimahe sa Makka. Ang panglima ay ang pag-aayuno. Ito ang katunayan o di kaya katibayan mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi patungkol sa pagkaobligado nitong pag-aayuno. Marami pang mga katibayan pero sapat na ito dahil marami tayong tatalakayin na paksa. Ang susunod na paksa ay ang mga kondisyon sa pagiging obligado ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa lahat ng Muslim. Pero may mga kondisyon ito. Obligado sa lahat ng Muslim na una siya ay Muslim, nasa tamang gulang at sapat na pag-iisip at namamalagi at may kakayahan mag-ayuno. Ibig sabihin, walang karamdaman o di kaya ay walang sakit. So, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa taong Muslim, sa taong nasa tamang gulang at sapat na pag-iisip, namamalagi, ibig sabihin hindi siya naglalakbay, at may kakayahan mag-ayuno, ibig sabihin ay walang karamdaman. So, kapag isang tao ay hindi Muslim, hindi obligado sa kanya na mag-aayuno. Papasok muna sa Islam, yayakap muna sa Islam, and then, doon na maging obligado sa kanya pag-ayon na pagkaraan, siya ay pumasok sa Islam. Ang taong hindi nasa tamang gulang, ibig sabihin, bata pa, hindi obligado sa kanya na mag-ayon. Subalit siya ay pag-utusan upang sa gayon ay siya ay masana. Pero ang pagka-obligado, hindi obligado sa bata na mag-ayon. Gayon din, ang taong walang kaisipan o di kaya ang tinatawag na baliw, hindi obligado sa kanya mag-ayon. Hanggang sa babalik muna ang kanyang tamang pag-iisip. Babalik sa kanyang tamang pag-iisip, doon maging obligado sa kanyang-kanyang ang pag-aayuno. Ang taong naglalakbay, travelers, hindi rin obligado sa kanya na mag-aayuno. Dahil isang kondisyon sa pag-aayuno na ang tao ay namamalagi sa isang lugar.
Ganon din ang taong walang kakayahan dahil meron siyang karamdaman. Either matanda na at hindi na kayang mag-ayuno, o di kaya ay meron siyang sakit, may karamdaman, kaya nahihirapan siya kapag siya nag-ayuno, so hindi obligado sa kanya sa taong ito na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At gayon din sa isang babaeng Muslima na nasa tamang gulang, sapat na pag-iisip, dagdag dito ay hindi nagre-regla. Ibig sabihin, wala siyang buwan ng dalaw. At gayon din, ang babaeng hindi nagdudugo dahil sa bagong panganak. Dahil ang babae na may regla o di kaya ay nagdudugo dahil sa bagong panganak, hindi obligado sa kanila ang tinatawag na pag-ayuno. Kaya hindi ito obligado ang pag-ayuno sa babaeng nagre-regla at nagdudugo dahil sa bagong panganak at may karamdaman. At may karamdaman na wala ng pag-asang gagaling pa, mabigyan pa ng lunas. At gayon din hindi obligado sa matanda na hirapan dahil sa kanyang sobrang pagiging sobrang katandaan. Ito ay hindi obligado sa mga taong nabanggit natin. Yan po mga kaibigan, o di kaya yan po ang mga gusto kong talaga ibigay na kaalaman patungkol sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At natalakan natin ang kahulugan nito sa lingwaheng Arabic at ang kahulugan nito sa batas ng Islam at ang mga katibayan o di kaya ay mga katunayan na nagmula sa Quran o di kaya sunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi patungkol sa pagkaobligado ng pag-aayuno. At tinalakay din natin ang mga kondisyon ng pag-aayuno. Kaya ito po muna at sa susunod na episode na talakayan.